Magandang umaga, tuhari, hapon, gabi sa inyo mga daddy ko, mommy ko, tropa ko, and welcome sa aking channel, ang Samit-samit ang Daddy Cool World Channel. So yun, panibagong araw, panibagong kwentuhan na naman nga. At na yun, kasama ko na naman si Kulokoy with the tiger background. And ano ba, siguro sa mga susunod na panahon eh mag-iiba naman tayo ng background, no? So medyo ngayon eh ano muna tayo sa ating tiger background. But habang tayo ay umaangat, yan, mag-e-evolve yan. No, mag-e-evolve tayo na mag-e-evolve. Yun nga yung ano natin, yung evolvement natin. Yan, and then bubuo tayo ng team. Ang team evolvement. Team ni videographer, editor, content researcher, and everything. Yan. Team evolvement po tayo. No, so, pero ngayon, tsaga-tsaga muna tayo sa kwentuhan. No, at sobrang init po. Mga tropa cool. Hindi naman ako pwedeng mag-electric fan kasi sobrang, ano naman, no? Hindi nyo naman maintindihan yung sinasabi ko kapag nakatutok yung electric fan. No, so yun, tsaga-tsaga tayo. And, haba naman ang intro ko. For today, no, ang pagkikwentuhan natin is yung part 2. Part 2 ng mga style ng mga manyakis. No, so, yun, marami na naman tayong marirelate dito and medyo mag-level up tayo. No, so, yun, tara. Kwentuhan tayo. And John, yung una natin sa mga style ng mga manyakis is yung tinatawag kong siksikier. Siksikier, ito yung mga style ng mga manyakis. Ito kadalasan to sa bus, sa MRT, LRT. Yan, syempre, siksikan dyan, gitgitan, no? So, pepwesto yan. Sa mga babae, siyempre marami ng mga gentleman ngayon na sila na yung mga nakaupo, no? Tapos yung mga babae na nakatayo ngayon, no? Mga gentleman na po ang mga babae ngayon, no? Siyempre, yung mga style, ito rin mga style din ng mga lalaki sa bus, no? Yung mga tipong magtutulog-tulugan, yan. Tapos yung babae nakaharap sa kanila, no? So, yun. Ewan ko ba? Siguro iwalay natin na vlog yun. Yung mga style ng mga lalaki sa bus, no? So, yun, itong mga siksikyero na to, gagawin yan, didikit mo sa babae. No, didikit sa babae, tapos syempre, hindi nga makagalaw yung babae, yan na. Ang gagalaw lang yun, ito. Yan. Imagin yan yung mga kamay niyan. Tapos syempre, may break-break yan. May mahimas mode na yan.
no? So medyo nag-level up tong mga hinayupak na to, at ang talagang pinipili ng mga to, yung mga bus at MRT, yung talagang todo siksik, yung todo siksikan na talaga, makapangmanyak lang, diba? Sinasamantala nila yung pagkakasiksikan sa MRT, LRT, bus para lang maka, ano, makadiskarte ng pangmamanyak. No, so ang gawin niyo po mga millennial ladies, ilagay niyo yung bag niyo sa harap o likod niyo. No? O kaya yung likod niyo, isandal niyo sa pader, tapos yung bag niyo nasa harap. Kaya lang pag sa MRT wala ka talagang choice. No? So pipili na lang po talaga kayo ng mga ng ano naman pwede sa unahan, eh, di ba? Pero kapag yung talagang late na late ka na, talagang pipili ka dun sa gitna. No, so yun, risk na rin po yun. Talagang wala tayong magagawa sa Pilipinas. No, ganyan po talaga. Ewan ko kung may magagawa pa, pero tingin ko may magagawa naman. Medyo matatagalan lang at kailangan ng disiplina. No, so yun na lang po. Talagang patience lang po talaga, dahil marami lang po talagang ganyan sa earth. No, so talagang maraming mamamanyak sa mga ating community. No, so ingat-ingat lang din po tayo. Diba? Enjoy. And yun, yung next natin sa mga style ng mga manyakis, isa tinatawag kong breakthrough. Breakthrough. Ito yung mga style ng mga manyakis na kapag nag-break, no, kahit hindi naman ganun kalakas yung break, eh, kanyari mapapaurog doon sa babae. No, lalo na kapag trip nila yung babae, di ba? Pag trip nila yung babae, yan, kanyari mapapahinto, eh, mga ganyan-ganyan kanyari. Kumisan nga, hindi nagbe-break eh. Nag-break silang ganyan eh. Yung talagang ginigit-git nila yung babae. No? Siyempre, yung kapag yung mga estudyante, lalo naman pag yung mga estudyante, yung mga nagtatrabaho, pag ganun kasi, parang pinapabayaan na lang din eh. No? Pinapabayaan na lang nila kasi ang importante sa kanila, makapasok ng hindi late. So, itong mga manyakis na to, sinasamantala naman, mga himba na to, yung mga himba na manyakis na yan, sinasamantala naman yung kagustuhan ng mga babae. No, na meron bang mga babae na namamanyak ng lalaki, no? O bihirang-bihira yung mga didiskarte. Siyempre mga babae, pipili niya yung mga gwapo, mamamanyak na lang din naman yung mga babae, mga gwapo na ano niya, mga bakla siguro. Mga bakla ang mamamanyak naman ng ano. But what I am not against po sa mga gays, no, or sa LGBT community, no. So ang ano lang po, sample lang po, no. So sorry po kung nagamit ko po kayo. Yan, nuna ako na po. Sorry po. No, so parang nagana lang ako nag ano matambay doon. Parang inisip ko lang kung sino mong mamanyak sa mga lalaki. No, bihira lang naman babae. Kaya naano ko na. Yun. Kapag baka lumaki tayong issue eh, no. So, yun na nga. No, so ito, sa mga driver po, wag naman po kasi kayong ano, masyadong mag-break, no, na malakas. No? So, hindi na kayo madidiskrasya niyan. No? Ito pa yung nagiging chance ng mga manyakis na makapangmanya. Kaya medyo mag-ayos-ayos po tayo ng pagdadrive, ha? No? And yun. Yun. Yung next natin sa mga style ng mga manyakis, is yung tinatawag kong closer. 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 No? Closer. Ito yung mga style ng mga manyakis na ang lapit-lapit ng mukha doon sa gusto nilang ano. Siyempre ito sa mga ano to, sa MRT, LRT. No, yung talagang gaganyan yung mukha nila. No? Siyempre yung babae, wala silang choice eh. Ang nagagalaw nila ang ulo, so gaganyan na lang yan. No? So hindi na nila, lalo na kapag yung babae, hindi na maiangat yung kamay. No? So gaganyan na lang yan. Tapos, lapit. Siyempre titigil. Oh. Yung ano, yung tawag sa force na yun. Break force. Yung break force, magaganan lalo sa mukha nyo, no? Maglalapit lalo sa mukha nyo. So, yan yung mga manyakis na yan. Diba? Tapos aamoy yung buhok. Yan, mga buwaka ng ilang yan, mga buwaka ng bears. No, yung mga manyakis na yan. Ang dami ko nakikita ganyan sa MRT, LRT, sa PNR. PNR, yan. Diyan yan, sa bus. So, yung talagang igidutbut yung mukha nila dun sa gusto nilang manyakin para na makapangmanyak. Di ba? No, so, ay nako. Talagang nagkalat na po sila sa buong earth. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag kayong mag-toothbrush. Mga millennial ladies, pag ano, pagsasakay kayo na MRT, huwag kayong mag-toothbrush.
para kung may lalapit man sa mukha nyo na manyakis, eh bugahan nyo, mabaho yung hininga nyo, di ba? And yun, yung next natin sa mga style ng mga manyakis is yung tinatawag kong whistle toe. Whistle toe, ito yung mga style ng mga manyakis na mahilig manipul. Kung sisipulan yung babae simula ulo hanggang paa, kaya nga whistle toe. Ang galing ko, brad. No, so yun, maninipul sila. Marami na ito, mga tambay sa kanto eh. No, tapos yung pag may dumaan na chicks, yan, yung mga nakapalda, mga naka-cleavage, no, labas cleavage, yung sisipulan nila, yung mga ganong sipol, di ba? No, so, talagang, ay, naku, ewan ko lang din. Pero, syempre, kapag sa mga, ano naman, hindi ko rin naman din masisisi yung mga nagko-corporate, di ba? Hindi mo naman pwedeng sabihin sa kanila na pag pumasok, huwag mag-corporate na agad. Di ba, magpantalon muna, papasok, tapos doon lang mag-BS, di ba? Hassle yun, di ba? Hassle talaga yun. So, ang gagawin na lang nila, papasok na lang talaga sila ng mga corporate na hindi pong araw-araw sila sisipulan. Diba? Eh, itong mga inayupak ng mga tambay na to, mga manyakals na to, parang wala naman itong ginagawa sa buhay kundi mga manyak na lang maghintay ng mga sexy babae sa kalsada tapos sisipulan. No? So, ang alam ko, pinagbabawal na to eh. Diba? Bawal na itong paninipol sa mga babae ngayon. Anti-manyakol. Manyakol, no? Sorry po, nakalimutan ko yung tama. Pero, syempre, pambabastos yun. Diba? Pambabastos yun. Kaya lang, hindi mo talaga may iwasan yun. Kaya yung ibang mga babae, eh, hinahayaan na lang sipulan sila. Kesa naman malit sila, diba? Ano namang mapapala nila kung papatulan nila yung mga manyakis na yun, diba? So, stay cool lang. Diba? And yun. And yun, yung next natin sa mga style ng mga manyakis is yung tinatawag kong ano, is yung tinatawag kong tanga! Tanga! Ang tanga-tanga! Tanga! Barker. Yung kakuta kaya body ko. Yung tinatawag kong barker. No? Ito yung mga style ng mga manyakis. Yung talagang ito na yung pinaka-highest level ng mga manyakols sa earth na nag-i-exist. Yung ano, yung ika-catcall yung mga ano, mga babae na dumadaan. Yung sabi, babe, ano, tara na, ba't iniwan mo yung mga anak natin? Yung mga ganyang stylean, di ba? Yung, ano, tara babe, ano, ano bang gagawin natin mamaya? Pag-intayin kita pag-uwi mo, babe, ha? Yung iba, babe, mahal. Yan, yung mga ganyan-ganyan, kahit hindi naman nila kilala. So, yung ibang mga babae, hindi pinapansin. Yung ibang mga babae, tataraya naman, no? Titignan na masama, di ba? Pero meron mga ibang babae talaga na hindi talaga babae na mamamanyak sila. No? So, talagang mumurahin. Yung mga ganun, di ba? Hindi ko alam kung pwede mo magmura sa YouTube. Pwede naman, no? Marami ako narinig eh. Yung idol ko, si Kong TV. No? Kong TV! Yan. Idol! Baka naman, minsan. No, follow tayo. Kahit na baduy ako, baduy yung style ko, may ganito-ganito ako, di ba? Parang hindi tayo nag-e. Hindi nagmamature. May hawak na 3D origami. Putik na yan. May anak mo to, ah. Di ba, no? So, yun. Eh, nakakalungkot naman kasi may pagkwentuhan mag-isa. No, so ako ang kasama ko lang dito si Direk, si Tropical G, yan yung videographer, saka si Tropical Gina, yan yung ating content researcher. No, so yun. Balik tayo sa kwento, no? Kwento. No, so yun. Ito kasi sa mga millennial ladies, ang pinakamagandang magandang gawin niyo dito, lampasan niyo na lang. Tapos paglampas niyo, mura-murahin niyo sa isip. No, so hindi na natin mapipigilan 'yan. Diba? Ba't ngayon may batas na nga kasi na bawal na mag-catcall? Di ba? Nakalimutan ko lang yung ano eh. Nakalimutan ko lang yung pangalan pero may batas na na nagbabawal ng pambabastos sa mga babae. Di ba? So medyo may protection ng mga babae natin. Kasi karamihan naman talaga na nababastos eh babae. Di ba? So medyo ingat-ingat lang din po tayo. And mga millennial men, respect naman natin mga babae. Di ba?
Kung nabastos ka ng babae, parang binastos mo na rin yung nanay mo, kapatid mong babae, diba? At kung sino mang babae sa buhay mo. Diba? So, kung wala kayong respeto sa kanila, diba? Respetuhin. Kung wala kayong respeto sa mga babae, parang binabastos nyo na rin yung mga pamilya nyo. Diba? Yun yung tatandaan nyo. Na? Hen yung? And yun! Thanks for watching for today's video and sana may napulot kayong konti sa mga style ng mga manyakis na yan. Pero as I have known naman na alam na to ng mga babae ngayon eh. Diba? Kumbaga pinapabayaan na lang nila yung mga manyakis na yan kasi mas importante sa kanila makapasok ng ligtas at hindi late. No? So yun, parang ano na sa kanila, parang kinain na nila kinain na lang nila yung sistema, tinanggap nila yung sistema na may ganun talaga nangyayari sa transport. Diba? Eh, syempre, hindi naman sila makakabili agad ng sasakyan. Diba? Lalo na kapag saktuhan lang yung kinikita nila, eh, wala silang choice kundi tanggapin yun. No, but yun, sa mga millennial men, always, I always say to you na respetuhin natin ang ating mga kababaihan. Kahit pa hindi kagandahan yan o kasamaan ng ugali yan, eh, respetuhin pa natin dahil mga babae sila. Diba? And mga babae na yun, naghihingi na ng equality yan eh. No, so yun, kailangan nating ibigay kung ano man ang dapat nating ibigay bilang bahay ng mga lalaki. Boom. Diba? And yun. No, so yun, thanks for watching ulit and don't forget to like, share, comment, subscribe, and click nyo na rin yung bell button para updated kayo sa aming daily vlogs. And yun, follow nyo na rin kami sa aming Facebook page, Daddy Cool at Daddy Cool World. Sa aming Twitter, Daddy Cool at Daddy Cool World. And ipalaganap natin ang Daddy Cool Fever. Na ngayon ay sinat pa lang. Pero eventually, kakalat sa buong Pilipinas. At sa buong mundo. No? So, ang pinaka main target ko po kasi dito mga tropa ko. Ngayon pa lang sinasabi ko na makakamit ako ng 10 million subscribers. At kapag nakabit ko yung 10 million subscribers na yun. No? Kung nakabit ko yung 10 million subscribers na yun, ang sabi ko sa sarili ko, magpapatayo ako ng eskwelahan sa liblib na lugar. No, sa probinsya. Yan, papatayo ko 'yan at magkukuha ko 'yang goal na 'yan. Tandaan niyo 'yan, mga tropa ko. Hindi ko man maalala 'tong video na 'to kasi syempre kung pagdating ng panahon na 'yan eh tabon-tabon na, no. Pero once na nagsisimula pa lang ako, sinabi ko na sa sarili ko na pagdating ng 10 million subscribers, magpapatayo ako ng eskwelahan sa liblib na lugar. No, sana matandaan ko tong video na to. Na dito ko sa video tong sinabi tong goal ko na to. No, so unti-unti lang darating din tayo dyan. Diba? So yun, thanks for watching and see you when I see you when. Bye! Himba! Mm-hmm.